Ayan. Ito na tayo at kuan. Punta tayo sa grand opening ng Mount Tabor. Huwag kang malikot. Mahulog ka riyan. Medyo hinihingal na. Tignan mo ano kayo. Ano na? Ayan na po yung site niya. Welcome to the grand opening of Mount Tabor. Kumatin po tayo para masaksihan natin ang prayer mountain ng Mount Tabor. Kakahingan lang umakyat. Sabi ko sa iyo, makakarating ka din eh. Kung gugustuhin mo. Direct ko talaga. Ay, gusto mo. Ay, din makarating ka. Para hindi ka mapahiya. Oh, yan na po yung manager, owner ng Mount Tabor. Oh. Kumusta po? Kumusta po alaga? Okay lang. Okay lang, medyo iningal at medyo nagtatumbling si sir eh. Sa ilog yung motor niya. Mahirap na. Ah, kumusta na po tayo? Ito po si Kapitan Sada. Kapitan po siya ng Bugisalaw. Yung pong pamilya niya lang ang tao niya rin. Ako. Yung kapitan doon. Santo, walang ito. Oh, ganda pati yung mga living. Kami lang rin. Kami-kami lang. Holy glory. Itignan na natin lang yung loob niya, no? Yung style niya. Diyan lang kayo. Pag hindi mo kasi ito pinituran, saling masira din. Kasi ganito, malakas ang hangin pag may bagyo. Holy yung effort nyo, yung sacrifices nyo. Pero ang tanging ginagawa ko lang, kung lumuluhod sa Panginoon, pinakanalangin ko, i-bless kayo ng Panginoon. Ang finances nyo, family nyo, health nyo, at yung tanging magagawa ko, bilang ka pa nyo sa Panginoon, bilang ganti po doon sa mga effort nyo. Sa mga pastor po, ng mga panahon na dumadaan kami sa UNOS, nandiyan po sila mga kaibigan natin, Pastor Jet, Pastor Rick, Pastor Joel, Pastor Renato, Pastor Art, maski malayo to, nakikiproblema siya doon sa problema namin, natin tungkol dito. So, maraming pong salamat sa inyo, sa mga kapatiran, na patuloy, nag-extend ang kanilang tulong, sa kanilang skills, sa kanilang lakas, sa anumang bagay po, sa anumang aspeto na inyo pong ito-contribute para sa ating Prayer Mountain. Ito po ay hindi lagi po sinasabi na it is by faith. No, ito hindi na po natin ito pag-aari ngayon. Ito yung pag-aari ng Panginoon. So ito yung never na maging private. Ito yung pag-aari ng Panginoon, lahat ng anak ng Diyos, welcome dito. Amen. So, yun po. So, magandang umaga po. At muli, maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Jesus, Stop.
Sa lugar na ito, may katahimikan. Sa lugar na ito, may kasagutan. Sa lugar na ito, may kagamutan. Ang lugar na ito ay para sa Panginoon lang. Walang internet, walang tunog ng sasakyan o mata na pwede kang husgahan. Sa lugar na ito, may kalayaan. Kung puno ka ng tanong na walang kasagutan, kung wala nang puwang sa puso mo ang bigat at kalungkutan, kung pagod ka ng lumaban, wala ka ng lakas at kailangan mo ng malalapitan, lumapit ka sa ating Ama, pumunta ka sa lugar na may katahimikan. Habang ikaw ay tumatawid, tumingala ka sa himpapawid at sabihin mo, Panginoon, handa na akong makinig. Habang inaakyat mo ang nakakahingal na paahon, ang iyong bigati na iyong itapon. Habang tinatanaw mo ang magandang tanawin, ang iyong kasalanan na iyong tanggalin. Pag-abot mo sa maliliit na kubo, iukom ang iyong ulo, lumuhod ka kung gusto mo at simulan mo na ang pakikipag-usap sa Diyos mo. Kung mapapansin natin, iba't iba ang hugis ng kubo para sa iba't ibang pangangailangan ng pupunta dito. May maliit para sa gustong mapag-isa, mga broken-hearted ika nga. May malaki para sa grupo-grupo at madaming kasama. Mayroong kulong para sa ayaw makita, merong bukas sa mahilig sa tanawin at fresh na hangin. Makikinig ang Diyos kahit nasan ka pa. Sa bahay, sa simbahan, kahit sa cabinet mo pa. Pero masasabi kong espesyal talaga pag sa bundok ka pumunta. Napatunayan natin yan sa mga naunang lingkod niya. Mula kay Moises, Samuel at Propeta Elijah, dinilig sila ng Diyos sa mataas na lupa. Bundok dalanginan, payak at simple mantignan, pero malaki ang gagampanan. Lahat welcome at hindi babawalan, basta pananalangin ang dahilan. At hindi pasyalan. Naway maging daluyan ng maraming katugunan, mapuno ng pagpapala at kasiyahan, pagkakaisa at pagmamahalan ang Mount Tabor ng bayanihan.